Bago pa man gawin ang pamamaslang sa Maguad siblings, nagpahiwatig na pala di umano si Janice na siyang suspect sa pamamaslang sa magkapatid at ang mga damit na sumabit sa sanga sa irigasyon ang magiging susi sa paglutas ng sensitibong kaso na ito. Yan ang pag-uusapan natin dito sa ating video. Kaya't kung ready ka na, ano pang hinihintay mo? Tara na! Well, kung ngayon mo palang napanood ang ating video, I suggest na panoorin mo muna ang part 1 na ilalagay ko na lang sa comment section yung link para makasabay ka sa mga pag-uusapan natin ngayon. Dahil sa videong ito, mapapaisip ka na oo nga no, bakit ganun at bakit ganyan? Habang tumatakbo ang pag-iimbestiga sa dalawang magkapatid na pinaslang ng pinaniniwalaang suspect na si Janice, ay mas marami ang sumasang-ayon na siya ang mastermind sa pagkakawala at pagpaslang sa magkapatid. Matatandaan natin sa paunang video natin na si Janice aka Christine ang kaisa-isang nakaligtas sa panloloob di umano ng tatlong lalaki sa bahay ng mga Maguad at siya rin ang nagpost sa Facebook para humingi ng tulong sa mga tao at ang hindi raw maintindihan ng mga nakabasa nito. Bakit siya nagpalit ng pangalan? Hindi ba't kahina-hinala ang mga ganitong galaw pagkatapos ng krimen? At kung pupuntahan mo ang account na ito sa Facebook, ganito ang makikita mo 6 days ago nang ipost niya ito sa Facebook. Sa mga simpleng repost na ito ay may matindi palang ibig sabihin na kanyang gagawin. Sa mga shared post na ito, mapapansin na tila may galit at inggit na namumutangi sa kanyang pagkatao. At ibig sabihin, itong mga pagkakataon na to ay tila nagpaplano na siya ng kanyang mga gagawin. Marami rin nagsasabi na kung hindi siya ang gumawa ng karumal-dumal na krimen, ay hindi malayong meron siyang isang kasabwat na gumawa nito para sa kanya. Nag-imbestiga na rin ang NBI para mas lalong mapag-aralan ang kaso. At sa kanilang pananaliksik, napag-alaman nila na nawawala ang mga cellphones ng mga biktima at si Janice lamang ang tanging may cellphone sa kanila. Sa kanilang pag-iimbestiga, napansin nila na may isang plastic na nakasabit sa sanga sa irigasyon. Ito raw ay itinapon ng suspect pero nagkamali at sumabit sa sanga. At nang buksan nila ito, naglalaman ito ng mga pantalon at underwear na nakita sa laundry. At ayon sa kanila, ito raw ay damit ng suspect. Ang mga magulang ng biktima ay may napansin din na kakaiba, lalo na sa pag-uugali ni Janice. Bagamat ampon nila ito at paaral, sa una raw ay napakagalang nito at matulungin, pero nagbago ang ugali nito lately. Attitude siya, sir, na nakita niyong kumbaga hindi kaya-aya or what's that? So far, sa first, she's nice. She's very respectful actually. Pag abot ko, sugato niya pinito, mag-bless siya. Ba't nakikarga, ma'am? Ang karga ko. Tapos sa palay, okay siya. Nagaluto siya kasi siya may naluto ko pag-morning. And then, lately lang, ang pansin ko sa iya mga last 2 weeks siguro, na wala na siya nagtatrabaho dito sa bagay. Kaya nagka-complain ako nga ang inyong laundry nga ang magkurting taasa, inyong kwarto, kurting kahigpo. Mm-hmm. Sabihin ko nung ginabuhat nyo ang mga rent, hindi malintuhan, ang cabinets, hindi ma... Anak na ba?
So, nag-nag ako one time, but addressing to all of the three of them. Opo. Ikaw, buboy, ano ang dinubra mo? Ikaw, ate. Sabi ko, i-cut ng imong time diya sa imong laptop. Mm-hmm. Do, ubos na imong time. Dapat sabi ko, maglaan ka sang time in the morning to do the housework before ka mo. Kasi, siya, sir. So, amo na to ang nabansin ko sa iya. Nga, ang iya lang nga ginaubra, magluto, tapos luto. Sunod dahil siya sa kwarto niya. Dalawin ang laptop dito sa road. So, umuna na siyang routine niya every night. Ay, oh yeah. And then, sabi ko, kami anay apat na. Tapos later ka lang, mag-routine ka lang next. Tapos ang many, sa daghan naman ng mga pictures, sa duha lang ka-pictures na wala siya. Which is siguro na-ibas o feeling niya kay before, naglakat kami sa tupi, para hindi siya pirmi. During that time, may feeling, hindi ko siya gusto na mag-join sa amon. Basta amon lang na ang feeling ko. So siguro dito pa lang, nag-lain na siguro siya ba, o na-heard siguro siya. Kahit gina-claim niya na gate niya, she is already a part of the family. Hindi amon na ang amon na. So amon na po siya. Amon naman to ang mga instances na napansin niya sa iyo. And then, ang hangtod na, tabuin siya. December 10. Kuha niya ang kwarta ni Mr. na worth 10,000. 10,000? Mm-hmm. Opo. Okay. Atong 10,000 to proceed ato siya sa akon baboy ng Balilla. So, paano yakin ko? Paghatod diri sa kwarta, so wala pa may ibayar na yun. Paghatod diri sa kwarta, nakita niya, niya ay ana di ay sir ang bayad sa baboy. Wala lang ko in mind. So, ginbutan ko ang kwarta dito sa kwarto, dito sa basket. Damo na siya nga basket. Ay, plastic basket. Opo. Ginbutan ko dito, tapos ginbutan ko lang dito sa cabinet, wala sa drawer. So, nagbalik rin, nagtanaw ko sa TV. Wala sa dito ako sa couch. So, siya, dili siya kay table na rin, nag-fold siya sa mga laundry. Opo. Pagka nakita siguro natulugan ako, nagsulot siya dito, pretending nga mag-upload siya sa laundry. Then paggawa siya, timing nga naka-muklap ko. Then wala lang po sa mind ko. Then lugay-lugay, nagsulot naman po ko, kaya may kuhaon ko. Hindi intention ko nga to check. May kuhaon ko. So nakita ko naman ang basket niya na ara na sa dalong, sa loob na. Wala na ang kwarta ko. Proceed sa baboy. Opo. Okay. Na. So, ginhawi ko ang kurtina, abri ang bintana, ang glass. Oo. Glass. So, pagbalik ko, Ate Gwen, boy, sulod ta ba? Wala kang makapatsaga. Nagula ako ng kwarta. Ginhawi ko, ubos, kipa. Oo. Boy, wala ka sa napatsaga ang lagaslas ng chilas o dagundong eh, boy. Wala man pa. Pero kaya may ido man nila. Wala man ka, no? Wala man. Lahay. Oo. Yung ato ko, i-check ko dito ang window jam. Wala man siyang marka, siyang kamot na nagtupon o tiil man lang na nagsaka. Mm-hmm. So nagbalik, Dre, ko ang wala kaging sulod ba? Ang nagkuha siyang kwarta, ari lang di sa sulod balay. Oo. Oh. Di, nagpangita-ngita siya, ano, kailangan ba ka? So nagtawag ko sa iya. Nagtawag siya, man, nagbula ang kwarta ba? Naubos, gihan? Yung puro. So, sayang-sayang, pinanggapan naman ang photo. Okay, na-quarantine kami the time. Opo. Na-home-quarantine kami sila dito sa ospital. Na-admit si Uganan po sa COVID. Na-capacity. So, niyara si Gwen pa, Han. Niyo, ari di. So, pa-istorya ako, eh. Istorya niya si Gwen. Inyambala niya, Gwen, Ate Gwen, pangitaag ito ang kwarta. Oo. So, ang style na ako, gisubo ko si Boy Boy na may baklon sa market. Ayun ko, Boy Dugaya, gin Boy, ha? Boy, upo ko siya. Dito. So, gihalungkat niya, eh. Gwen ang kwarto niya. At tila sumasang-ayon naman ang dalawang magkapatid na biktima sa interview ng tatay at nagparamdam pa ito sa pamamagitan ng pagpatay ng ilaw. Mga kaawa-awang bata na walang kalaban-laban na nawala sa mundo pero hindi pa nakakamit ang hustisya at dahil sa mga ebidensya na nakalap ay tila malapit na itong makamtan ng dalawang magkapatid. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan pa rin ito
at patuloy na inaalam kung sino pa ang mga posibleng kasabwat sa kasong ito. Naway nagustuhan nyo ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod nating upload. Pero bago tayo matapos sa ating video, shoutout muna tayo sa ating masugid na tagapanood. At kung gusto mong mapabilang sa kanila, ilike lang ang video na to, mag-message ka sa baba at syempre, huwag na huwag mong kakalimutan mag-subscribe para mapapanood mo o makikita mo yung pangalan mo sa susunod nating video. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Paalam!